Hindi na bago ang pagbaha sa Pilipinas. Tuwing may malakas na bagyo, ay kasabay nito ang malakas na ulan na siyang nagiging dahilan ng pagbaha. Sunod-sunod ang bagyo na dumaan sa Pilipinas ngayong taon. Ang isa sa mga ito ay ang bagyong Ulysses na sobrang nagdulot ng pinsala. Isa ang probinsya ng Cagayan sa pinaka-apektado. Bakit nga ba sobrang malala ang nangyaring pagbaha sa Cagayan? Ito ang tatalakayin sa video na ito. Magandang araw. Welcome to my channel. Ayon sa balita, ang pagbahang nangyari sa probinsya ng Cagayan ay ang pinakamalala nitong naranasan. Sabi ng mga lokal na pamahalaan, mas malala ang nangyari kaysa sa inaasahan nila at ginawang paghahanda. Tila raw ay nagmistulang karagatan ang Cagayan. Marami sa mga bayan sa nasabing probinsya ay lubog pa rin sa baha ilang araw matapos ang bagyo. Ang itinuturong dahilan ay ang pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Pero ayon sa mga namamahala nito, hindi ito ang direktang naging dahilan ng malawakang pagbaha, kundi ang pag-apaw ng Cagayan River. Bago pa man kasi na nalasa ang bagyong Ulysses, ay ilang bagyo na ang dumaan. Bagamat nakaiwas ang probinsya ng Cagayan sa mga naunang bagyo, ay nagdulot naman ito ng mga pag-ulan sa buong Luzon. Dahil dito, ang mga dalawin ng tubig gaya ng ilog ay puno na halos bago pa man dumating sa bansa ang bagyong Ulysses. Nang dumating at manalasa ang bagyong Ulysses, ay nagtala rin ito ng malakas na buhos ng ulan na siyang naging dahilan ng pagbaha sa nasabing probinsya. Masyado na rin saturated ang lupa, kung kaya't di na ito sumipsip pa ng mga tubig ulan na galing sa bagyong Ulysses. Ang pagpapakawala ng tubig mula sa Magat Dam ay dumagdag na lamang sa baha. Mas lalo nitong inilubog sa baha ang mga bayan na una nang lumubog sa baha dahil sa pag-apaw ng Cagayan River. Pero di umano, ito ay kailangang gawin. Kung hindi sila magpapakawala ng tubig, ay posibleng mas malala pa ang mangyari. Kapag kasi lumagpas sa itinakdang limitasyon ang tubig sa dam, ay posible itong makasira ng dam. Kapag hindi kinaya ng dam ang lagpas ng kapasidad, ay maaari itong bumigay at masira. Kapag nasira ang dam, ay mas malaking pinsala ang mangyayari dahil biglaan ang magiging pagtaas ng tubig sa mga kalapit nitong lugar. Ang mga tao ay hindi agad may bibigyan ng babala upang makalikas. Ang Cagayan ay itinuturi ring catch basin o ang dinadaluin ng tubig mula sa mas matataas na lugar. Ang mga tubig na galing sa kalapit nitong probinsya ay dito napupunta lahat. Isa ito sa dahilan ng malawakang pagbaha. Hindi na bago ang ganitong mga pangyayari sa Pilipinas. Panahon na siguro upang mag-isip ang pamahalaan ng epektibong paraan upang maiwasan o mabawasan ang epekto ng mga kalamidad gaya ng pagbaha. Dapat ding silipin ng pamahalaan ang patuloy na pagkasira ng kagubatan. Malaki ang naitutulong ng mga puno sa kagubatan at kabundukan. Napipigilan nito ang pagragasa ng tubig mula sa kabundukan na maaring dumagdag sa pagbaha. Ayon sa mga dalubhasa, totoo ang climate change na tinatawag. At isa sa epekto ng climate change ay ang madalas na pagkabuo ng malalakas na bagyo na nagdadala ng malakas na pag-ulan na nagdudulot ng malawakang pagbaha tulad ng nangyari sa Cagayan. Kung hindi tayo mag-iisip ng bagong solusyon, ay tiyak na maulit lang ang pangyayaring ito. Hanggang dito na lamang ang kwento na ito, sana ay may panibagong aral kayong natutunan. Samahan niyo ako muli sa mga susunod pang mga kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang bigyan ng like at i-share. Maraming salamat.